Check mic. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy Lord's Day po. Magpo-proceed na po tayo sa ating Bible class. Kung mapapansin niyo po ngayon is ayun pa rin yung meron tayong similar topic. Kumbaga parang naulit siya. Isa kasi to sa mga kung naalala niyo yung mga Bible class before tinuro ni Pastor Angelo yung doctrine of church. So isa sa mga topic na to na kasama sa doctrine of church ang topic natin ngayon, which is yung mark of a true church. So sige po, mag-start po tayo. And nangyayahan ko muna po ang lahat na tayo ay manalangin. Diyos Ama, na dakilat sa lahat, pinakamaalam sa lahat, dakila. Kami ay naniniwala sa inyo, Panginoon. Lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba sa oras na ito. Hiniling namin, Panginoon, ang iyong karunungan, ang iyong espiritu, Panginoon, na magbibigay sa amin ng kalakasan, ng karunungan, Panginoon. Mag-edify, Panginoon, sa bawat isa. Panginoon, sa aming pag-aaral, Panginoon, sa Mark of a True Church, Panginoon, nawa, Panginoon, hindi lang mag-acquire kami ng mga karunungan, kundi masapamuhay namin ang mga naririnig namin sa araw na ito, Panginoon. Salamat po. Samahan niyo kami sa oras na ito sa aming pag-aaral, Panginoon. Salamat po. Tinataas namin ang inyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, papasadahan lang natin po itong topic natin ngayon. So, ang topic natin po ngalit ngayon na Doctrine of Church, which is Mark of the True Church. So, kinuha po ito sa pag-aaral po ng Grace Ministerial Academy ni Pastor Noel Espinosa. So lahat meron naman po mga copy, mga hands out. So makikita po natin ang Mark of a True Church issue. What makes a church a true church of Christ and not a mere pretender? Ano ang mga dahilan kung bakit ang isang simbahan ay isang tunay na simbahan ni Kristo at hindi isang nagpapanggap lamang? So ito yung issue, ito yung dito iikot yung pinaka topic ng mga pag-uusapan natin ngayon. So identity of the marks, there's a conflict between multiplying the marks versus minimizing the marks. So meron daw pagitan sa na nagpaparami ng mga marka at sa mga nagpapababa ng mga marka. To put in too many marks may unchurch those that may be true churches. To put in a minimum may admit those that are not worthy. So sabi niya dito, ang paglalagay daw ng mga napaharaming marka ay maaaring alisin ang mga tunay na simbahan o yung mga simbahan na dapat nire-recognize. Then pangalawa is kung merong mababa o maliit o na minimum na marka ay naglalagay naman o maaaring papasukin o isama ang mga hindi karapat-dapat na simbahan. So, ayun yung pagitan, ayun yung conflict doon sa pagitan ng maraming marka at yung mga onte or mababang marka. So, makikita natin sa kung paano dinil ni Christ yung pitong simbahan. Matutukoy natin dito sa pitong simbahan. Sa makikita natin siya sa Revelation chapter 2 hanggang chapter 3, itong mga
simbahan na tinayo ng mga ating mga ancient apostle. So, basahin natin yung pito, yung Revelation chapter 2, verse 3. Very quick lang. Dito natin makikita sa pitong simbahan kung paano trinato ni Kristo ang mga simbahan na dumadaan sa mga problema. So, verse 1, Revelation chapter 2, verse 1, to the angel of the church in Ephesus write, the words of him holds the seven stars in his right hand, who walks among the seven golden lampstand. I know your works, your toil, and your patient endurance, and how you cannot bear with those who are evil, but have tested those who call themselves apostles and are not, and found them to be false. I know you are enduring patiently and bearing up for name's sake, and you have not grown weary, but I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Yet this you have, you hate the works of Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. Verse 8, and to the angels of the church in Smyrna, write the words of the first and the last who died and came to life. I know your tribulation and your poverty and the slander of those who say that they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested, and for 10 days will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the church, that one who conquers not be hurt by the second death. Verse 12, and to the angels of the church at Pergamum, write the words of him who has sharp two-edged sword. I know where you dwell, where Satan's throne is, yet you hold fast my name and did not deny my faith. Even in the days of Antipas, my faithful witness, who was killed among you, where Satan dwells. But I have a few things against you. You have some there who hold the teaching of Balaam, who taught Balak to put on stumbling block before the sons of Israel, so that they may eat food sacrificed to idol and practice sexual immorality. So I also have some who hold the teaching of the Nicolaitans. Therefore, repent. If not, I will come to you soon and war against them with the sword of my mouth. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will give some of the hidden manna. I will give him a white stone with a new name written on the stone that no one knows except the one who received it. Verse 18, and to the angel of the church in Thyatira, write the words of the sons of God, who has eyes like a flame of fire and whose feet are like burnished bronze. I know your works, your love and faith and service and patient endurance, and that your latter works see the first.
But I have this against you, that you tolerate the woman Jezebel, who calls herself a prophetess, and its teaching and seducing my servant to practice sexual immorality, and to eat food sacrificed to idols. I give her time to repent, but she refuses to repent of her sexual immorality. Behold, I will throw her unto a sickbed, and those who commit adultery with her I will throw into great tribulation, unless they repent of her works. And I will strike her children dead. And all the churches will know that I am he who searches mind and heart, and will give to each of you according to your works. But to the rest of you in Syria who do not hold this teaching, who have not learned what some call the deep things of Satan, to you I say, I do not lay on you any other burden. Only hold fast what you have until I come. The one who conquers and who keeps my works until the end, to him I will give authority over the nations, and he will rule them with a rod of iron. As when earthen pots are broken into pieces, even as I myself have received authority from my Father, and I will give him the morning star. And who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Chapter 3, verse 1. And the angels of the church in Sardis write the words of him who has the seven spirits of God and the seven stars. I know your works. You have this reputation of being alive, but you are dead. Wake up and strengthen what remains and is about to die. For I have not found your works complete in sight of my God. Remember, then, what you receive and heard, keep it and repent. If you will not wake up, I will come like a thief, and you will not know and what hour I will come against you. Yet you have still a few names in Sardis, because who not soiled their garments, and they will walk with me in white, for they are worthy. The one who conquers will be clothed those in the white garments, and I will never be blot in his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels. Who has an ear, let him hear what the Spirit says to the church. Verse 7, to the angels of the church in Philadelphia write the words of the Holy One, the true One, who has the key of David, who opens and no one will shut, who shut and no one opens. I will learn works. Behold, I have set before you an open door, which no one is able to shut. I know that you have but little power, and you have kept my word, and have not denied my name. Behold, I will make those of the synagogue of Satan, who says that they are Jews and are not, but lie. Behold, I will make them come and bow down before your feet, and they will learn that I have love you. Because you have kept my word about patient endurance, I will keep you from the hour of trials that is coming on the whole world to try those who dwell on the earth. I am coming soon. Hold fast what you have so that no one may seize your crown. The one who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God. Never shall he go out of it, and I will write on him the name of my God. In the name of the city of my God, the New Jerusalem, which comes down from my God of heaven, and my own name. Who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Verse 14, and to the angel of the church in Laodicea, write the words of the Amen, the faithful and true witnesses, the beginning of God's creation. I know your works. You are neither cold nor hot. Would that you are either cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. For you say, I am rich, I have prospered, and I need nothing. Not realizing that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked, I counsel you to buy from me gold refined by fire, so that my may be rich, and white garments so that you may clothe
yourself, and the shame of your nakedness may not be seen. Enslaved to anoint your eyes so that you may see. Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him, and he with me. The one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Maraming salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. So, may kita natin kung paano trinato ni Christ yung pitong simbahan sa Revelation. Kung mapapansin natin sa mga huling statement lagi doon sa mga letter sa bawat simbahan, ay merong specific na tinuturo o pagpagtrato ni Kristo sa mga simbahan. Isa-isay natin itong mga point na to na makikita natin ano ba yung mga churches na ito. Unang-una yung Ephesus. Ito yung unang simbahan na tinukoy sa Revelation chapter 2 na tinalikuran yung unang pag-ibig. So, that time, ito rin yung pumasok yung teaching ng mga Nicolaitans na ini-insulate yung that freedom of Christ granted them a blank check to sin, na sinasabi, tinuturo, may mga katuruan that time during Ephesus time or in the church of Ephesus ay may mga nagtuturo na iilan sa kanila na pwede na magkasala dahil binayaran na naman ni Kristo ang mga kasalanan nila. So, dahil sa mga katuruan na ito na na-uphold ng mga believers sa Church of Ephesus, ay nakakalimutan na nila. Sinabi ni Christ dito sa verse 2, I know your works, your toil, and your patient endurance. Alam ni Kristo, alam ng Diyos yung pagpapagal, no, yung paanong yung tiniis ng mga believers ng sa church in Ephesus, yung mga persecution o yung mga pinagdadaanan nilang hardship sa simbahan. Pero dahil nga sa mga bagay na yun, no, kumbaga naging focus sila sa pagpapersevere ng simbahan nila at nakalimutan nila yung pag-ibig nila kay Kristo. So, pangalawang simbahan na binanggit ay sa yung Sarmina. Ito yung simbahan na yung tapat kahit inuusig. Sila yung mga tapat na silang simbahan na sumusunod sa katwiran at kabanalan ng Diyos na kahit inuusig sa abila ng pag-uusig sa kanila ay nagiging tapat sila. Pangatlong simbahan na binanggit ay yung Pergamum. Ito yung simbahan compromising in doing right and wrong. Some believers uphold and practice the Satan's teaching and Nicolaitan's doctrine. Isipin nyo, sa isang simbahan may nag-uphold ng mga Satan teaching, no? Kung ganun nakaka-tragic yung simbahan sa First and Second Corinthians, isipin nyo yung gantong kung paano tragic yung nangyayari sa simbahan ng Pergamum na may nag-uphold or may nagpa-practice ng mga Satan's teaching ay meron din nag-uphold ng mga Nicolaitan's doctrine. So, ganun kalala yung Pergamum. Pang-apat na simbahan na binanggit sa sa chapter 2, yung Thyatira, upholds the Jezebel practices, which is sexual immorality. So, dito na yung maraming mga believers sa loob ng simbahan ng Thyatira na ina-uphold yung practices ni Jezebel, yung sexual immorality. So, kung
kung sa ngayon nakikita niyo yung kung yung sa modern ano issues ng sexual immorality, yung ama may relasyon sa anak, mga ganon yung disastrous sa sexual immorality. Parang ganyan yung picture yung sa practices ni Jezebel. Sa chapter 3, binanggit yung tatlong churches, yung Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Sardis, ito yung buhay, hunit patay. Ito yung mga passive believers na that time sa Church of Sardis. And Philadelphia, ito yung maliit na simbahan. Kakaunti lang sila at kaunti yung mga sila pero tapat. Sila nag-uphold ng mga ng right theology and right doctrine. Huling simbahan na binanggit is yung Laodicea. Ito yung maligamgam o yung mga hindi nakapili ng kung sila ba'y mainit sa Diyos o malamig sa Diyos. Nasa neutral lang sila. Kung mapapansin natin, sa laging sa huling statement ng mga letters dun sa mga churches na ito, ay nire-rebuke ni Kristo yung mga simbahan. May pinapoint out si Kristo sa simbahan ng mga ito. This is a point. There's a mark that must be present anytime. Ito yung mga essentials. And there's a mark needed over the time and the maintaining marks. So, merong dalawa na makikita natin at mapapansin dito sa kung paano dinil ni Christ yung seven churches. The essential marks and the maintaining marks. So, dito tayo sa essential marks. Makita natin sa essential marks at the true preaching and teaching of the Word of God. So, dalawa lang yung essential marks. True preaching and teaching of the Word of God. Basahin natin yung 1 Timothy 3:15. If I am delayed, you will not know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of living God, the pillar and the foundation of the truth. 1 John 4:6-1:6. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. They are from the world and therefore speak from the viewpoint of the world, and the world listen to them. We are from God, and whoever knows God listens to us, but whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of a truth. The spirit of falsehood. Titus 1:1, Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ. Further the faith of God's elect and their knowledge of the truth that leads to godliness. So, the essential marks that are true preaching and teaching of the word. Number one, sa basic elements of the gospel. Those who compose of the church must be people who are believers in the gospel. The essential of the biblical gospel must be the teaching of the church and its mission. So, sa essential marks, number one is true preaching. So, sa preaching, dapat nakikita yung basic elements
ng gospel. The adulterated gospel is not a gospel, no? Ano ba yung gospel, no? Ano yung mga basic elements ng gospel? Ito ay tumutukoy sa pag-anunsyo o natapos na ginawa ni Kristo, paghahari ng Diyos sa ating mundo sa pamagitan ni Kristo, ang kanyang buhay, pag-ako ng ating mga kasalanan ng sanlibutan na nauwi sa kamatayan at muling pagkabuhay at pag-akyat niya sa langit. So ito yung basic elements ng gospel. Kung ito ay hindi napapahayag ang tunay na ebanghelyo, sa isang simbahan ay mapupuno ang simbahan ng mga taong walang pakialam sa kabanalan at kadakilaan ng Diyos at sa natapos na gawa ni Kristo. Kung mapapansin natin that sa doon sa identity of marks, yung between na conflict, the marks of multiplying marks at saka doon sa haunting marks, no? Kapag hindi nakikita o hindi na napapahayag yung tunay, yung kabuuhan ng ebanghelyo sa isang simbahan, ay may problema. Dahil sabi dito, to those who compose the church must be people who are believers in the gospel. Kaya mahalaga na dapat tapat ang pangangaral ng ebanghelyo sa loob ng simbahan dahil ang simbahan ay binubuo dapat ng mga mananampalataya at mga tao na may pakialam sa kabanalan at kadakilaan ng Diyos. So, kung mababalikan natin, maalala natin yung mga nakaraang turo sa atin sa Doctrine of Church na yung sa terminology, no, yung simbahan ay binubuo ng mga mananampalataya. No? So dapat nagagawa lang yung mga bagay na yon na pagbuo ng mga mananampalataya sa loob ng isang simbahan o isang iglesia ay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng tunay na ebanghelyo. So, true preaching, pangalawa, teaching of the word, the essential of Christian theology. The doctrine which, if denied, will dispute one's Christian profession. Second bullet, the sanctified life is rooted in the truth of teaching received. So, mahalaga na tinuturo sa isang simbahan ang mahalaga na tinuturo sa isang simbahan ng theology. No? Pagtuturo ng Trinity, Christology, attributes of God, soteriology, and confession of faith. Itong mga doktrina to at marami pang iba na mga doktrina ay dapat tinuturo sa simbahan. No? Kundi hindi lang siya sa pag-preaching, hindi lang siya sa preaching, kundi sa pagtuturo ng mga Christian theology. Sabi ni Louis Berko, ascribing this mark to the church that does mean that the preaching of the word of God in a church must be perfect before it can be regarded as a true church. Such an ideal is unattainable on earth. Only relative purity of doctrine can be ascribed to any church. A church may be comparatively impure, its representation of the truth without ceasing to be true church. But there's a limit behind and becoming false church. There's a limit behind which a church cannot go in the misrepresentation of or denial of the truth without losing her true character and becoming a false church. This is what happened when fundamental articles of faith are publicly denied and doctrine and life are no more under the control of the word of God. So sinabi ni Louis Burkock, no, na dapat mahalaga sa isang simbahan tinuturo yung mga Christian theology. Pero sinabi ni Louis Burkock,
hindi sa pagbibigay na to ng mga markang ito, nangangahulugan na yung pag-aaral ng salita ng Diyos o yung pagtuturo ng salita ng Diyos sa loob ng isang simbahan ay magiging perpekto na. Ang gayong ideal ay hindi makakamit sa lupa. Tanging relatibong kandalyasayan ng doktrina ang maaari iugnay sa alinmang simbahan. Ang isang simbahan ay maaaring medyo marumi sa pagtatanghal nito sa katotohanan nang hindi tumitigil sa pagiging isang tunay na simbahan. So, itong essential marks na to, yung true preaching and teaching of the Word of God, dapat na sa isang simbahan, essential marks is na pre-present yung kabuuhan ng Ebanghelyo at tinuturo yung mga mahalagang bagay o mahalagang turo o doktrina ng Christian theology. Pero ang sabi ni Louis Gercock, hindi sa paglalagay o pagbibigay ng mga markang ito na yung pag-preach ng gospel, pagtuturo ng tamang theology ay hindi nagiging perpekto sa isang simbahan o kumbaga ayun, perpekto, no? Kumbaga ano, hindi kumbaga wala nang kulang. Kumbaga talagang perpekto na 'yung simbahan pagbigay nito. Dahil may mga ibang simbahan, sinabi ni Louis Bercock, na ginagawa 'yung pagtuturo ng tamang ebanghelyo, pero may mga simbahan na hindi tinuturo 'yung mga mahalagang Christian theology. Pero sabi niya, ngunit may mga hangganan kung saan ang isang simbahan ay hindi maaaring pumunta sa maling reputasyon o pagtanggi sa katotohanan nang hindi nawawala ang kanyang tunay na pagkatao at nagiging huwad na simbahan. So may hangganan, may limit na yung mga bagay na ito. Dapat nagiging progressive yung learning ng isang simbahan sa Christian theology. So sa essential mark, through preaching and preaching of the Word of God, sabi ni dito ang issue, sa lack of Calvinism, a sufficient ground to disqualify a church from being a true church. So masasabi ba natin dahil kulang or lack of Calvinism ang isang simbahan ay hindi na sila tunay na simbahan? Ang sagot ay hindi. Letter A, to press the issue of Calvinism as qualifying marks logically forces more maximizing direction. So sabi dito, ang pagdiin daw sa Calvinism sa loob ng simbahan ay hindi nagiging kwalipikadong marka para maging tunay na simbahan daw. Letter B, which version of Calvinism? So, di ba? Kaya ang tanong dito is kung meron bang, kung dahil ba sa lack of Calvinism, hindi na siya sufficient ground, no? Baga, magiging sufficient ground na ba siya to qualify? Paano kung hindi, which version of Calvinism, kung paano kung sa isang simbahan o sa mga kabilang simbahan ay may mga uphold na mga ganitong katuruan? Yung supralapsarian, reform, dispensational. So, paano kung na-stop na yung Calvinism? So, paano kung yung mga iba-ibang churches may mga different version? So, may mga nag-a-apple na King James Version lang. Yung iba naman, ESV lang. Yung iba naman, NASB lang. So, hindi sa mga ganong paraan. No? Pag
pag-identify sa mga markang ito. The bullet, the time of the Lord's Supper. So, may iba kasi, may mga nagpa-practice na ibang simbahan ay sa, kung talaga, yung Lord's Supper nila, talagang gabi. So, sa atin, ano eh, hapon eh. Sa iba, umaga. So, dahil ba sa mga yan, na pagpa-practice ng mga ganun bagay? So, let us see, basic elements of the gospel can present where is no professed Calvinism. Ang mga pangunahing elemento ng ebanghelyo ay maaaring mayroon kung saan walang nag-aangking Calvinismo. There is not be mistaken for toleration of error, not recognizing the damage of an error. This is belief in the power of the gospel that can be, it can save even the middle of errors. So sinabi dito na maaaring narepresenta o napapahayag ang isang ang kabuuan ng ebanghelyo sa mga simbahang hindi nagpo-profess na sila ay Calvinism or hina-uphold nila yung teaching ng Calvinism. Letter D, it is the gospel ground that guarantees patience in the work of continuing reformation. So makikita natin dito na hindi sa mga dahil sa Calvinism, sa mga turo ng mga ng Calvinists ay hindi na nagagarantiya na napipreach yung tunay na ebanghelyo. So makikita lang natin dito na kahit may mga churches, may mga simbahan na hindi nila sinasabi yung sarili nila na Calvinist sila, pero napipresenta pa rin nila yung kabuuan ng ebanghelyo ay isang tulay pa rin o pamaraan ng patuloy na reformasyon. Sabi ni Charles Spurgeon, the controversy which has been carried on between the Calvinist and Arminian is exceedingly important, but it does not so involve the vital point of personal godliness as to make eternal life depend upon our holding either system of theology. Between the Protestant and the Papist, there is a controversy of such a character that he who is saved on the side of by faith in Jesus, there not a more that his opponent of the opposite side can be saved while depending on his own works. There the controversy is for life or death because it hinges mainly upon the doctrine of justification by faith, which Luther so properly called the test doctrine, by which a church either stands or falls. The controversy again between the believer in Christ and the Socinian is one which affects a vital point. If the Socinian be right, we are most frightfully in error. We are in fact idolaters and how dwelt eternal life in us. And if we be right, our largest charity will not permit us to imagine that a man can enter heaven who does not believe the real divinity of the Lord Jesus Christ. There are other controversies which do cut at the very core and touch the very essence of the whole subject. But I think we are free to admit that while John Wesley, for instance, in modern times zealously defended Arminianism, and on the other hand, George Whitefield with equal fervor fought for Calvinism. We should not be prepared either of us on either side of the question to deny the vital godliness of either the one or the other. So, balikan natin yung Christian theology.
So dapat tinuturo yung mahalagang bagay na doktrina. So sinabi ni Louis Burkock na hindi perpekto ang isang simbahan. So sinabi naman ni Charles Spurgeon na mayroong controversy between Calvinists and Arminians. But it does not involve the vital point of personal godliness as make eternal life depend upon or holding either system of theology. So bago pumasok yung Arminian, merong sasayan na teaching na lumabas. So ito yung mga, itong turong to, itong doktrinang ito, itong teaching na to, ay nagre-reject sa mga pangunahing mahalaga o essential na Christian theology, which is the denial of divine foreknowledge regarding the action of free agent and rejection of pre-existent of Christ. So doon pa lang buksak na. Kung sinabi ni Louis Burkock na hindi perpekto ang isang simbahan dahil hindi lahat ng mga mahalaga o yung mga doktrina ng Christian theology ay natuturo. Pero sinabi ni Charles Spurgeon, kung mga pagtuturo o yung mga teaching na binababa sa isang simbahan ay pagdideny doon sa Trinity o yung kabuuan ng Christology ni Kristo na pagtanggi dito sa mga bagay na ito ay maaari silang ma-identify na false church na agad. Kung paano na naging maingay yung pangalan ni John Wesley nung panahon nila at ni George Whitefield during the time of 16th and 17th century na pagdidepend doon sa mga theology na hawak nila. So, essential marks, true preaching and teaching the Word of God. So, dapat sa isang simbahan na re-representa yung Banghelyo. Pangalawa, na ituro yung mga mahalagang Christian theology. So, ito yung mga essential marks na dapat meron sa isang simbahan. So, magpo-proceed tayo sa maintaining marks. Maintaining marks essential for the well-being of the church over a period of time. So, itong mga maintaining marks na ito ay nagpo-preserve para sa mga next generation. Number one, na maintaining marks sa lawful administration of the sacraments. Many Reformed theologians put this under the essential mark, without which there is no true church. So maraming mga Reformed theologian ang naglalagay sa ilalim ng mahalagang marka, kung wala ito, ay wala rin tunay na simbahan. Problem, should we unchurch on the basis of difference in baptism or Lord's Supper? Kaya nabanggit ko na mayroong mga nagpa-practice ng umaga, sa atin hapon, iba gabi naman talaga. Dapat ba yung isang Kristiyano o isang believer pag mayroong nakapasok na sa isang simbahan na ito ay umalis na lang doon sa simbahan na yon kasi hindi niya gusto o labag ito sa salita ng Diyos. So yung mga ito yung problema. The point is, the unlawful administration of sacraments will in time compromise the purity of the church. Baptizing unbelievers will fill the church with wrong people. This is the peril of infant baptism. To give the Lord's Supper to unworthy communicants
compromises the church. Naalala ko yung binanggit sa akin ni Deacon Chester kagabi, yung history ng church nila Jonathan Edwards. Bago siya naging pastor doon sa isang simbahan, ay pinalaya siya sa tunay niyang simbahan. I mean, doon sa dati niyang simbahan, kung saan kasama niya yung uncle niya. Tama ba? Uncle o tatay? Lolo, lolo. Kung saan yung malimala, no? Dayo. Kung saan kasama niya yung lolo niya. Diba? Dahil may mga practices doon sa simbahan ni Jonathan Edwards na kasama niya yung lolo niya na yung sacraments of Lord's Supper ay binibigay or ay hinahayaan kahit hindi membro ng iglesia. This is a danger kung pag pinapractice natin yung mga unlawful administration of sacraments ay mapupuno yung simbahan kung kanina sa essential marks, kung hindi napapahayag yung tunay na ebanghelyo ay mapupuno ng simbahan ng mga tao na mga walang pakialam salta ng Diyos. Pero kung itong mga unlawful mga pag-practice ng mga unlawful administration of sacraments ay mapupuno naman ng simbahan ng mga walang pakialam sa ordinances ng Diyos. So, we uphold the creed of baptism. Hindi tayo five do. Pero, ayun, kaya mahalaga sa isang, mahalaga din na pag-maintain ng isang, sa isang simbahan na yung pag-administer ng tamang sacraments sa loob ng simbahan. Kaya nga, doon sa essential marks, mahalaga yung pagtuturo ng Christian theology. Dahil may mga doktrina regarding dito sa mga sacraments na magpapanatili sa kalinisan o kadalisayan ng simbahan. Number two, sa faithful exercise of discipline. Note, it is tolerance of false doctrine and immorality that provoke Christ's threat on the churches. Kanina nabanggit na basa natin sa Revelation chapter 2 and chapter 3 kung paano ni-rebuke, paano dinisiplina, no? Paano trinato ni Christ yung pitong simbahan, paano niya pinaparepent sa mga maling doktrina. Point, habitual failure to discipline will in time remove the distinction of the church from the world. Sabi ni Lewis Burkock sa systematic theology niya, I think, churches that are lax in discipline are bound to discover sooner or later within the circle and eclipse of the light of the truth, an abuse of which is holy. Hence, a church that would remain true to her ideal in the measure in which is possible on earth must be diligent and conscientious in the exercise of Christian discipline. So, maintaining marks, yung unlawful administration of sacraments, and the faithful exercise of discipline. So, sa faithful exercise of discipline, nakita natin doon kung paano disiplina ni Christ yung pitong simbahan, paano niya pinaparepent doon sa mga certain issues or certain problem ng theology nila o yung mga practices na ginagawa nila sa loob ng simbahan. So mahalaga itong dalawang to na pag-maintain ng tunay sa isang simbahan para ma-identify na tunay na simbahan at para ma-preserve yung simbahan for next generation. Diba? Kaya ang ganda nga ng illustration na yun na ano, sa buhay ni Jonathan Edwards nung pinalaya siya dun sa churches nila na saan kasama niya yung lolo niya na nag, nag,
stand up siya na mali yung ginagawa nilang practices regarding sacraments. So, ayun, dito po tayo magtatapos sa ating pag-aaral ngayon sa Doctrine of Church, March of a True Church. So, open na po ang ating floor for question and answer. Check. Hello, check. May tao ba sa Google Meet? Sige po. Open na po yung question and answer natin. Kung pwede po magtanong or magbigay ng insight. So, meron mo lang po tayong 30 minutes para sa question and answer. Hindi na po natin sasagarin kasi para maan na rin tayo. Ano mo? Madisiplina tayo sa oras. Dahil sa susunod na mga linggo, panahon talaga, no? Dahil sa mga susunod na linggo ay magiging tight yung oras natin dahil magiging dalawang service na tayo. So, ngayon pa lang po, i-practice na natin yung pag-budget ng oras natin. Sige po! Clarification or insight, pwede po tayo yan. Ay, Kemon, may salamat sa labor ka. Wala kasi ako last time na ito. Wala ako. Wala ako last time. Siguro ano lang ko, yung part lang na di ba may mga Christian denomination na nagki-claim ng exclusivity tulad ng may Bible Baptist na sila lang daw yung totoong Baptist, then sila lang, parang kung hindi ako nagkakamali kay JV only is ata sila. Parang ganun. Let's say, ano naman, tawag dito, yung essential marks na papractice naman nila, kaso lang, may exclusivity sila sa ganung part na sila lang yung totoo, ganyan. Ano yun? Kasi kung hindi ako kung tama yung pagkakaintindi ko po, parang as long as may essential marks, yung basic elements of the gospel, yung Christian theology, then hindi naman part ng prerequisite yung Calvinism as a true church na parang kahit may exclusivity silang ganun, pwede pa rin ba natin silang matawag na let's say totoong church or brothers or ganun? Kung ano, yun nga, kung nababanggit, kung napapractice yung essential marks na natuturo nila, napapahayag nila yung ebanghelyo, natuturo nila yung mga mahalagang Christian theology. Again, na hindi lang against ha, sa mga puro pagdutuday na sabi nga ni Art kanina, diba, sa devotion na kinote niya si Arsene Sproul na kung ina-against na yung salta ng Diyos
kung hindi naman against ng salita ng Diyos sa kwadrado na Biblia, ay hindi naman natin agad-agad ah, na sasabihin sila na maling false church na sila. Kung talagang na ano, kung sa yung essential marks ay nagagawa nila sa pwede nating identify pa rin sila na tunay silang simbahan. Salamat, Kim. So sabi nga ni Louis Burkock, hindi naman perpekto ang isang simbahan. Always reforming, always na kumbaga sa ating mga tao, patuloy pa rin tayo nagkaasala. So, progressive sanctification nangyayari. Ganon din sa simbahan. Wala akong tanong. Yung tanong ko po, for example, merong church na hindi nag-uphold ng essential marks. Then let's say sabihin natin suddenly one day bigla nilang inayos lahat, like immediately iniba nila lahat ng ano nila, na-uphold nila, tapos naging tama na. Parang immediately rin ba parang i-recognize siya na true church? Like for example, yung Roman Catholic. Isang araw lang, biglang dineklara ng Pope na ibay namin to. Parang immediately rin ba i-consider natin na true church sila? Maging masiyasat tayo sa mga ganung bagay na hindi agad sabi ko nga eh, hindi agad-agad tayo nagsasabi na false church na sila. Hindi rin tayo agad-agad magsasabi tayong true church na sila hanggang hindi natin nakikita yung bunga ng pinapahayag nilang mensahe or yung mga tinuturo nila sa loob ng simbahan. Kung talagang nagrepent sila dun sa mga ano nila, wicked teaching nila, ay magiging gracious tayo na yakapin at welcome sila. So, dun, ayun yung ahe na kung meron pang ano. Pero, yun. Kung talagang naging repentant sila, ganun din eh. I mean, ganun naman tayo nang galing eh. may mga mali tayong mga uphold na teaching before. But yung nakita natin, nasilayan natin yung tamang doktrina, ay niyakap natin. So, ganun din kung nakita nila yung tunay na doktrina, tamang ebanghelyo, at niyakap nila, magiging gracious tayo na i-welcome sila. May dadagdag lang ako sa sagot ni Brother Mimon. I agree na dapat talaga maingat. Yun nga, like yung sa case na sinabi ni Brother Biko. Tama ba? Inayos yung mga ano. Bale, napakita nila essential marks one day. Nag-reform yun. Ganun yung nangyari sa atin. We came from sabihin natin, hindi maayos na teolohiya. Pero God has been gracious na ilabas tayo doon at nakapag-reporba. Ngayon, covenanted na tayo. So, it happens talaga. So, yun nga, may dagdag ko yung magamit natin yung word na maging gracious tayo at huwag kagad mag-pass ng judgment. Huwag din agad magdedeklara, yung sabi niya, huwag din agad magdedeklara na, oh, true church yan. No, we must allow yung pag-reveal din ng Panginoon. Kaya nga, you will know them by their fruits.
in that sense, hindi naman agad nakikita yung prutas, yung bunga. May time. Baga may gestation period hanggang sa magano siya lumago at magpakita talaga ng bunga, whether it's good or bad. Tandaan natin, ha, hindi ibig sabihin na bunga okay na. Yung quality ng fruit, doon tayo bumabase. Kaya you will know them by their fruit. A bad tree produces bad fruit and a good tree produces good fruit. Ayan. Ako may dadagdag lang din ako. Doon sa kay Miko. Siguro ano, pwede rin nating mahalintulad sa ano, sa membership. I mean, sa isang simbahan hindi rin agad nagiging member yung nagpasa ng yung willing na maging member. So may panahon or bibigyan talaga ng time para i-evaluate yung ano, yung nag-aasam para maging member ng simbahan. Tulad din ng ano, nung sinasabi ni Migo. So, yun lang. Si Tita Mar may tanong. Ano lang siya? Reiteration or clarification para rin sa mga bagong tagapakinig kung ano ang ebanghelyo. Yung Calvinist or Tulip, yung TULIP, ay known as the unbreakable chain of the gospel. Pero yun nga, binanggit nga dito na the lack of Calvinism, parang hindi siya sufficient ground to disqualify a church. No? The basic element of the gospel can be present where there is no professed Calvinism. Pero hindi naman ibig sabihin, ano, parang we are in toleration of error. Yun. So, kung ganon, unbreakable chain of salvation siya, di ba? Pero may mga gospel na hindi ganon ang presentation na pero saving pa din siya. Pero in error. So, how do we reconcile that? Siguro yung tanong ko is, ano yung mga basic marks ng isang church collectively na masabi na tunay ang gospel na pininiwalaan nila at tunay silang, ayun nga, yung hindi, sa gospel na lang. So, kasi may maintaining marks sa church, a true church eh. Yun, yung gospel. Thank you po sa question. So, ang question is, as believer yan, tama yun, sa isang believer, kung sa isang simbahan ay unang question, paano masasabing isang tunay na yung, sa isang simbahan ay narerepresenta yung gospel. Tama ba? Tama yung gospel. Sorry, clarification. In error siya sa gospel? Hindi, ang tanong ko, kasi naman eh, di ba yung Calvinist daw, yung tulip, ay, sabi mo nga, ano siya, the unbreakable chain of salvation. Okay, so, parang systematic ano siya, way to present the gospel. Pero hindi ang sabi dito, the basic element of the gospel can be present where there is no professed Calvinism. Okay? So, this is not to be mistaken for toleration of error.
And then this is belief in the power of the gospel. So parang that it can save even in the middle of errors. That the gospel can save even in the middle of errors. So in what extent na in error? Parang ano yung, ang tanong ko na lang is, ano yung basic part ng gospel na dapat nandun yun para masabing tama yung saving gospel yung pininiwalaan nila? Basically, ang sinasabi doon, yung soteriology, meaning yung system ng, yung pininiwalaan o ina-uphold ng isang iglesia na system ng salvation ay kakaiba sa iba, which is kung hindi Calvinistic yung ina-uphold nila, it doesn't mean na automatic hindi sila true church. So kahit Arminian sila, yun din yung ano eh, yung ano nun eh, parang flip side eh. Calvinism, Arminianism. Hindi kasi nabago yung gospel kahit sa basic ng gospel kahit sa Arminian soteriology. Meaning, they still believe in the finished work of Christ na nag-save sa tao. So, hindi yung gospel, ibig sabihin, kung yung gospel ay intact, man is saved in the belief or yung pananampalataya sa natapos na gawa ni Kristo ay tama yun. Tama siya. Nagkakaiba lang sa paano ina-uphold yung sistema kung paano ito na pangyayari. So, if the gospel is preached, the death, burial, and resurrection of Christ as means of salvation of man by grace through faith, then it doesn't matter kung Arminian yan or ano. Or for that matter, ibang, kumbaga, basta hindi five-point Calvinist, hindi issue yon kung yung gospel ay tama na pinaniniwalaan nila. Nagkakaproblema kung yung gospel presentation mismo yung mali. Kung yun yung error, doon na magkakaproblema. Pero, for example, ang pagkakatalo natin is understanding election, hindi naman damnable. Kasi kahit yung elect, kung elect ka, na hindi ka naniniwala sa election, sa limited, unconditional election, Christ still died for you. You're still saved. Kahit hindi ka nananampalataya doon. Or for that matter, you're a believer who has placed his faith in the finished work of Christ, but you don't believe in the perseverance of the saints, Christ died for you, you're still saved. Kasi hindi yung belief sa soteriology na yon yung nagligtas sa'yo, kundi yung natapos na gawa ni Kristo. Na-digest ko siya. Na-digest ko pa siya lalo. Salamat sa explanation. Na-confuse lang ako nung binanggit mo yun nga yun. Yung, parang ganito, nahiwalay ko na ngayon yung part na ang tulip ay unbreakable chain of salvation. Pero hindi siya ang gospel presentation. Hindi siya yung mismong gospel. Pero it explains how it saves. How the gospel saves, really saves, in its truest sense. So yun. We fully believe and uphold that the soteriology of yung Calvinistic soteriology, yung explanation ni Calvin, defines what the gospel is in its systematic sense. We fully believe and uphold that. So we believe also na in error yung the rest. For example, yung Arminian, we believe that they're in error, but they're brothers in Christ. Tinanong ko kay Pastor Noel yan, papado yun? Same din yung sagot niya sa akin. Kasi yung understanding mo sa soteriology, does it affect how the gospel saves? Diba? So, kailangan lang, nananampalataya ka dun sa nireveal na truth
sa iyo ng Panginoon. And kaya nga ano eh, sa pag-aaral natin ng Canons of Dort, naalala nyo, ba't nagkaroon ng tulip? Kasi may remonstrance. Sila yung kumontra dun sa understanding na how God saved. So, kumbaga kina-counter lang ito para mapakita na hindi, may sistema ang ating pananampalataya na consistent sa biblical preaching ng gospel. So, yun. Baka may follow-up dun, ha? Sige po. May question pa po ba? 10 minutes pa tayo. Hello? Okay. Okay na. May question pa po. Meron ba? May interak, Dennis. Sabi lang ni kay Dennis, yung election ay, tama ba? Election non-essential. Pwede ba i-explain ko, Dennis? Pwede ka mag-open mic. Explain na daw. Sige po. Meron pa po bang iba? Ha? Just to clarify, wala ko sinabing hindi essential yung election, yung doctrine of election. These are essential doctrines in a sense na parte siya ng pagliligtas ng Panginoon. Yung pagpili from the foundations of the world. So in that sense, essential siya. Ang sinasabi ko lang, if you are saved because of the gospel, because of your... faith in the finished work of Christ. Kung iba yung pagkakaintindi mo sa election, siguro sabihin natin sa pagkakataong ito, merong mga Armenians na hindi naniniwala sa unconditional election. Hindi yun ang dahilan kung bakit save sila or hindi sila save. Kasi hindi naman yun yung ano, yung basehan. Essential siya kasi ginawa siya. Kung hindi pumili ang Diyos, wala. Sinong maliligtas? Kung hindi siya pumili unconditionally. So, dun yung pagiging essential niya. But when it comes to understanding it and upholding it, para ba sabi natin na tayo ay genuine believers, doon ako magdodraw ng line na hindi siya kumbaga hindi nire-require na ma-save ka para na i-uphold mo yung one soteriology na mas superior sa isa para maligtas ka. Hindi ganun yung pinipicture nun. Example natin, no, yung thief sa cross. Wala kang makita doon na nag-uphold siya ng kahit anong soteriological ano. But one can argue na i-divide nila yung mga scenarios na yun. Ang point lang is hindi siya hindi siya basehan ng kasa natin pagdating sa understanding ng gospel, but it is essential na ginawa yun ni Christ Jesus, ng Panginoong Diyos, ng Godhead na
ma-accomplish yung pagkakaligtas natin. Hello, Dick. Yung question ko po dun sa maintaining marks, dun sa Lord's Supper, sa administration ng sacraments. Yung question ko is, sa paanong paraan nako-compromise yung church kapag in-include yung unworthy communicants sa Lord's Supper, and paano eventually nagiging false church yung isang church na nag-include ng mga unworthy communicants? Paano nako-compromise yung church kapag in-include yung mga unworthy communicants sa Lord's Supper? Kasi sabi dito eh, compromise the church. Tapos, paano eventually, kapag patuloy, kapag pinatuloy-tuloy ginagawa yon, paano eventually nagiging false church na yung isang church? Kasi maintaining marks yun, di ba? Yung right, a lawful administration. Yun yung question. Ayan. Thank you sa question, Brother Art. So, paano na ako compromise yung isang simbahan kung na-practice yung yung mga unworthy communicants o yung mga hindi membro o yung mga unbelievers na nagtitake ng Lord's Supper, paano compromise yung simbahan? Sabi ko nga kanina, pagpatuloy na ginagawa yung mga gantong unlawful administration regarding sa Lord's Supper, natin pinapatake yung kabuuhan ng pumapasok sa simbahan na hindi parte ng membro o ng membro ng simbahan ay mapupuno ito ng mga tao na nawawala yung bigat o yung reverence dun sa ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. And mapupuno din yung simbahan ng tulad ng kanilang example ko kay sa ginawang practices ng simbahan ng lolo ni Jonathan Edwards na hinayaan niya na mag-take yung mga hindi kabilang sa loob ng simbahan o miyembro, hindi ito yung mga bisita lamang o mga guests na hindi parte talaga ng loob ng miyembro ng simbahan nila, ay nagiging daan para yung mga nabibigay kasi ng confusion to sa mga hindi lang doon sa mga miyembro, kundi sa mga yung nagtitake ng mga unworthy communicants na okay lang na hindi magpamembro na. Nawawala yung reverence doon sa una sa membership. Pangalawa yung pag-protect ng holiness or ng preservation ng Christian theology or ng doctrines na ina-uphold ng simbahan. So yun yung isa sa mga na nakikita ko doon. Kung pina-practice na to na always or kumbaga nagiging na patuloy ginagawa, ay magkakaroon ng confusion sa mga tao sa loob ng simbahan. So, yun. Okay ba yun? I-ano ko lang ulit yung question. Brother Art, kung tama pagkakaintindi ko, ano yung sinabi mo? Tama po yun. Ay, ano po, paanong nakokompromise yung church? Kasi yun yung word na ginamit dito.
kapag in-include yung unworthy communicants sa Lord's Supper? And paanong eventually, down the line, nagiging false na yung church kapag pinatuloy-tuloy yung practice ng Lord's Supper? Ito yung topic namin nung ano eh, sa fraternal namin with Pastor ano, Ellie. So, isa sa binanggit doon yung initiating mark, which is baptism. Para ma-accept ka sa membership, di ba, baptism? So, assuming na ito ay, Brother Art, baptized ba to? O, okay, ba hindi, ba oo. So, basically, unconverted sila. Kasi para mag-unworthy ka, hindi ka believer. Yun ang ano nun, kumbaga presumption nun. Kaya ka naging unworthy. So, bakit siya nagiging, tawag doon? Ano yung word na ginamit mo? Nako-compromise yung church. Ito yung best example ng ano, stand natin, bakit naniniwala tayo sa covenantal and creed, tawag dito, yung ano klaseng baptism to? I'm sorry? Credo Baptist, yung profession talaga ng faith. Sabi ni Pastor Noel, the reason why the church in Europe, in the whole of Europe, apostatized, in effect, because of the error of the pedobaptism. Kasi nagbabaptize nga sila ng babies na wala pang profession ng faith, ina-accept nila sa membership, and then eventually, pag lumaki, ina-accept din sa Lord's table. And biyaya ng Diyos na some of them are genuine believers, nagpatuloy sa faith hanggang sa adult life nila. Now, here's the problem. Generation na nag-take nung first generation ng mga na-baptize as babies na na-accept sa membership ng church, nag-take ng sacraments, ng Lord's table, and then eventually, na-prove na hindi sila believers, will also bring babies sa church who will be baptized and accepted sa membership at magpa-participate din sa Lord's table in an unworthy manner. Doon pa lang, two generations or first generation pa lang, compromised na yung church. So, yung first generation ng believers, na genuine believers, kasi mga matatanda ito, nagtayo ng iglesia, nag-accept na kagad ng unbelievers sa church, in effect, dahil sa pedobaptism, ay doon pa lang na-compromise na yung sanctity nung pag-take ng participation sa Lord's Supper, at pinakikita doon na eventually mafe-feel yung iglesia ng unbelievers. Dahil yung pag-partake ng unworthy participant also means inaccept siya sa membership. So doon pumapasok yung kompromiso. Kasi hindi ang understanding natin, hindi naman natin i-accept sa table kung hindi siya genuine Christian at hindi siya parte ng iglesia. Ngayon, kung genuine Christian siya, napatunayan, in good standing sa ibang church, na imbitahan dito, hinahayaan natin mag-participate. Kasi good standing siya sa ibang, sa pinanggalingan ng church. Ngayon, kung nag-participate sa iglesia, homegrown, kumbaga, bata pa lang, na-baptize dito, at kahit walang profession, genuine profession of faith, or credible profession of faith, pinapakita yung kultura doon na hinahayaan ng iglesia pumasok yung questionable na miyembro. At it's just a matter of time na ma-overcome ng unbelievers yung believers sa church. And then eventually, everyone, lahat na, pati elders, unbelievers na. It's just a matter of time. So, nangyari sa Europe dahil sa pedobaptism. Isa yan. Easy lang. Nangyari.
Okay lang, walang nangyari dito. Wala nangyari. Nangyari sa Europe yung error na yon at ngayon kailangan ng reformation ng mga reformed churches sa Europe. Isa yan sa biniblame, kumbaga, na reason ba't nag-fall ang Europe. Ano naman ang case sa atin sa Philippines? It's not the pedobaptistic practice, but rather the easy believism, the altar call na nag-accept ng members of church loosely, yung mga evangelical churches, and eventually, ano nakita natin sa mga churches ngayon? Maraming unbelievers sa loob ng iglesia. So, kinakailangan maging maingat sa pag-participate in a sense na ang pag-partake ng Lord's Table is tantamount to accepting them in the membership. Kaya doon ako compromise. So, malaking implication yun. Nakala natin, ano lang to? Pag-partake lang talaga ng elements. Hindi. In a sense, in totality, ina-accept siya sa membership. So, yung unworthy manner, bakit hindi pinagpahintulutan yun sa scriptures? Kasi yung implication niya malawak. Membership. Tapos yung purity ng church, hindi na pe-preserve. So, yun talaga yung pinaka-ima. Brother Art, follow up. Follow up lang. Doon din. Ano? Dalawa kasi yung follow-up ko. Pero maliliit na bagay lang. Yung isa muna, yung may nabanggit ka dati na yung iba sila sa kanila nagkakasakit, yung iba sa kanila nangamatay na. Parang judgment ng Panginoon dun sa mga may maintain ng reverence sa Lord's Supper. Pa-elaborate lang. Ano ba yun? Nangyayari pa rin ba yun? Parang supernatural act of God yun? Nangyayari pa rin. It is not to be taken something as something mystical na pag inom ng elements tatigok. No? May consequences. Bakit? If that person is unbeliever and taking the Lord's Supper unworthily, ay meron siyang lifestyle na hindi consistent sa kanyang pananampalataya, sa pinoprofess niyang pananampalataya. So therefore, open siya sa maraming paraan ng kamatayan. Nandun din yung judgment ng Panginoon that God can also inflict sickness, judgment do sa tao na yun. Hindi natin tinatanggal yun. So consistent pa rin. Kasi God cannot be mocked. Another thing, hindi lang tao namamatay, even churches nag-a-apostate. So kung ang pinipicture lang natin ay yung physical death, yung apostasy nangyayari sa kabuuan ng churches. So hindi malabong mangyari yung kamatayan sa physical kung judgment ng Panginoon pinag-uusapan. Earthly judgment. And then, later on, eternal judgment. Yung example mo kasi sa Europe, infant baptism. Paano yung mga setup natin dito sa mga, kunyari, Southern Baptist, open lang. Parang yung ratio ng believers and unbelievers, nagbabago-bago siya. Dahil may mga tao nga attend lang for a while, tapos aalis ulit, tapos may mga ibang attend. Very loose and no membership, open lang yung Lord's Supper for everyone to take. How does it compromise the church? But they still are existing churches. Ito na, nakikita natin right before our eyes. Women pastors are being ordained. LGBTQ agenda is being embraced by these churches na very loose sa membership. Yun na yung consequence niya. Eventually talaga, nag-apostate na. No? So unless magkaroon talaga ng reformation sa iglesia, may repentance talaga, babagsak at babagsak siya. And churches are closing down here and there. Lalo nung nag-pandemic, na-expose
the G12 churches ngayon, even yung malalaking networks ng G12, tama, nagsasarahan, pupulasan na yung mga miyembro nila kasi sa mga ganong practices. So, yun, we can see that right before our eyes, and God forbid, and may God preserve us continually na huwag tayong mag-fall sa ganong temptation in accepting unbelievers in the fold. Sige po. Wala na siguro pong magtatanong. Kung wala na po, pwede na po tayong manalangin. Let's bow down. Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito na ginabayan niyo kami. Salamat Panginoon sa karunungan na binigay niyo sa amin. Salamat din Panginoon sa topic na binigay niyo sa amin. Panginoon, mahalaga to na dapat namin hawakan, i-uphold itong mga katuruan na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, manatili sa amin itong katuruan na ito na magagamit din namin sa mga susunod na panahon, Panginoon. Salamat, Panginoon, at inadakilan namin ang iyong pangalan. Yung din, Panginoon, na tinataas namin ng aming kakainin sa tanghaling ito, Panginoon. Palayin niyo, Panginoon, ang mga nagluto, Panginoon. Salamat, Panginoon, na sa pagbigay itong mga provision na ito, na mga biyayang ito. Nawa, Panginoon, magamit ito na itong pagkain na ito ang mag-sustain sa amin sa buong maghapon, Panginoon. Salamat po at samahan niyo muli kami sa mga susunod, Panginoon, na program sa kaarawan niyo, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, sa tanghaling ito, Panginoon. Tinataas namin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.